Iniisip mo na ba yung mga gagawin mo kapag ka-retire ka na? Yung mga bagay na gagawin mo sa isang linggo, sa isang buwan, o sa isang taon? Yung mga hindi mo nabibili dahil wala ka pang pera? Yung mga bagay na meron yung kaibigan mo na ikaw ay wala? Aba, pagka inisip mo na inisip yan, bay tatanda kang bigla. Bakit? Na-stress ka nun eh. Nakaka-stress yung mga bagay na masyado mong binibigyan pansin na hindi naman dapat. Halimbawa, yung kakainin mo bukas, sabi nga nila, ba't iisipin mo yung bukas? Hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas. So hindi ko naman sinasabi na huwag tayong mag-isip para sa kinabukasan. Pero kapag ka ito naman ay sobra-sobra, no, hindi na dapat, aba, ay malaking problema yan. So hindi tayo dapat nag-iisip ng sobra-sobra na hindi naman bagay doon sa ating kalagayan sa buhay. No? Gusto mo magpuntar ng napakalaking ari-arian, eh napakalit lang naman ang sweldo mo. O kaya naman, wala ka manahalo sa sweldo dahil sa patla. Eh pagkagagawin mo yun, eh malaking problema talaga. So ano dapat gawin? Abi, kung ano lang yung meron ka. Halimbawa, regular ka lang na kakain araw-araw. Yung regular na gawain ng isang katulad mo, no? Yung mga appliances na dapat sa isang katulad mo, yun lang. Huwag yung sobra-sobra. Bakit? Abay, baka naman mabaong ka sa utang pagka ganun. Huwag masyadong mag-isip ng mga bagay na hindi naman dapat. Dahil ito, yung magdadala sa'yo ng problema, ng mga alalanin, ng stress sa buhay. Maaga kang tatanda. Baka naman 30 anos ka pa lang. Pero ang itsura mo ay 60 anos na. Dahil sa stress na ginagawa mo sa sarili mo.